bisita tayo. Sa isang fanshir na malapit lang puntahan. At dahil malapit siya sa akin, 10 minuto lang ay mararating mo na ang kanyang loft. Pero bago yan, hayaan niyo munang ipasyal ko kayo panandalian sa lugar ng Cavite. Narito kung saan matatagpuan ang bahay nila Emilio Aguinaldo. Ito'y isa na ring pasyalan, pero hindi ngayon dahil meron tayong pandemya. Dito rin nakalagak ang labi ng ating bayani, ang unang pangulo ng Pilipinas, na si Emilio Aguinaldo. Dito rin unang iwinigayway ang bandila ng ating bayan. At sa lugar ng Cavite, marami ring mga seafoods dito. Iba-iba, maliligayahan kayong sigurad. So come on and see ang pigeon fancier nating Caviteño. Tara mga kabisitero, bisitahin na natin siya. Samahan niyo ako. Ito ang Bisitero. Ngayong araw na ito ay bibisita tayo sa isang pigeon fancier dito sa Cavite. Marami na siyang napa-champion na ibon. At sari-sari na ang nakuha niyang achievements o awards sa larangan ng pagkakalapate. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang nananalo sa mga pigeon club na nilalaruan niya. Tara, bisitahin na natin siya. Nung una, palipad-palipad lang kasama ng mga kaibigan, mga kalaro, pahagis-hagis lang. Hanggang sa dumating yung time na naka-join ako sa club. Ako nga pala si Anthony Alegre, naglalaro sa ATR, naglalaro sa PFC. Bali nag-start ako sa pag-iibon way back 1984. And then natigil ako mga 1991 hanggang 98. And then from 98 up to present, tuloy-tuloy na paglalaro ko. Sir Anthony, magandang tanghali po sa inyo. Paano nga po pala may advice para sa mga newbies pag-aalaga ng mga racing pigeons? Actually, nagsisimula yan sa, para sa akin, ha, sa breeding, no? Kasi kung tututo ka lang sa race na mismo, race proper, failure ka na nun eh. So magsisimula lahat yan sa breeding pa lang. Oh, yung anong preparation na dapat mong gawin, common lang, basic na pupurga, no, paligo, flushing, no? And then pag nagawa mo sa mga breeders mo yun, bigyan ka vitamins para sa makondisyon sila. And then pag nakita mo naman na kondisyon na sila, siguro that is the time para i-pair mo na sila. Preparation yun. So yun ang parang step number one muna. So pag naibigay mo na yon sa breeders mo at lumabas naman na inakay mo ng mga healthy, eh, pagdating sa karera, taka sa training, smooth sailing ka na nun eh. Basta huwag magkasakit yung mga youngster mo. Ganun lang, yung sipag lang, focus. Everyday, lipad, linis ng loft, no? Magatapon, lipad. Ganun lang, huwag masyado kang bigay ng kung ano-ano dahil mas nakaka-off sa ibon yun. No? Magandang so, sabihin pala hindi po pwede yung kung ano yung ginagawa sa ibon, hindi yung gamot o kung ano pa. Nung nag-eksperimento kasi mahirap eh. So, kung habang nag-eksperimento ka, lalo lang nadadamage ang ibon eh. So mas maganda yung natural. No? Yung once a week o twice a week, nandiyan, bigay ka ng electrolytes or vitamins, okay na yun. No? Hanggang sa mag-training ka. Kasi pag sila na binigyan mo na binigyan kung ano-ano, lalo lang maluluto sa gamot ang ibon, failure ang labas mo noon. Ano po yung mga memorable nyo sa tag-ibon, mga experience nyo? Siyempre, yung nag-solo, overall champion, at saka yung nag-shake na dumating ibon, injured, no? The following week, last lap na, Tacloban, dumating pa siya ng Daybird, at saka yung mag-actor namin na injured din nung dumating, at saka yung abuyog, at saka yung smash race namin ng Tacloban sa PFC. O, dalawa lang kami ni Anson na nagpauwi. Yun yung mga mahirap na karera, yun ang talagang memorable kahit na kaninong pansir yun. Kasi yung mga fair weather,
ano yun eh, parang easy race yun eh. So, yung mga mahirap, mga hard race, yun talaga ang memorable sa mga, kahit, siguro kahit kanino pansier. Hmm. Ano naman po yung mga mai-advise nyo para po sa mga nanonood sa atin, lalo na po yung mga newbies natin? Basta tumutok lang. Tapos, huwag masyadong malikot sa pag-iibon. Huwag hawak na hawak. No? Yung observation mo dapat, ando doon. So, kaya lang, ano yun, ha? Over the years mo matututunan yun, hindi overnight yun, no? Depende yun kung gano'n kakadesidido, matuto. No? Sa pag-iibon. Saka yung deadline, at saka sa breeding, yung mas maganda, para sa amin, ha? Yung line breeding kaysa sa mga crosses. No? Ando doon kasi yung tibay, eh, sa line breeding. Oh. Yung iba, ando na sikreto sa line breeding. Ibang pansier, nandoon talaga. Uy, heto na ang kaviteño. 100%. Ang pag-aalaga niya sa kanyang mga ibon. Sa sobrang dami ng mga napanalo niya, wala na atang mapaglagyan ang mga ibang awards niya. Kahanga-hanga naman itong ating pigeon pansier. Ano ba meron dyan? Pa-share naman sa amin yan! Ito nga pala si Solo. Solo champion siya. Superset winner. Solo superset winner sa ATR. Overall champion, young bird and old bird. Ito naman yung fourth overall namin sa ATR. Young bird siya. Superset winner din, partaker. Fourth overall. Ito naman si Cherami. Second overall namin siya sa APR, young bird, old bird. Day bird siya ng Tacloban, injured siya nung umuwi. Kaya tinawag namin siya ang Cherami. Sa mga newbie, mga advice ko lang kung sisimula kayo, dapat yung line na inaalagaan nyo, kilala nyo, alam nyo, malaking bagay kasi yon sa laro na kung papasok ka sa pangangarera. Malaking role kasi yung bloodline. Dapat kilala mo yung bloodline na ginagamit mo. Ang isang tip dyan, mag-acquire kayo doon sa mga nananalo. Doon sa mga proven na every year. Hindi naman every year, basta consistent silang pupes. No? Ayan, mag-acquire kayo sa kanila. Mahirap kasi yung magaling lang sa kwento. Pero sa performance, sa result, wala naman eh. So, doon ka na sa fancier pumunta na consistent, na laging na contender sa race. No? Marami dyan, marami kayong pwedeng puntahan na mga fancier na gano'n. Mababait naman yung mga yan eh. Huwag kayo doon sa mga daw, eto galing daw kay gano'n, kay ganyan. Lalo na kayo maliligaw pagka gano'n ang ginawa nyo. So, sa newbie, ang advice ko gano'n. Tuturuan naman kayo niyan, bibigyan naman kayo ng tips niyan regarding kung paano gagawin sa breeding. Basta magtanong lang kayo, kayo nahiya. Kami ang Team Pole Position. Salamat!